Happy Valentine's. Ah. Sa workplace ko. Tara, magbukas tayo ng tindahan. Lunch time. Ito yung baon ko for today. Okay. Kakatapos ko lang kumain sa lunch ko. Maya-maya, papasok na rin ako para maghugas ng aking baunan. Well, for the meantime, marami pa naman, mahaba pa yung oras ko. Gusto kong i-share sa inyo yung experience ko sa about sa Valentine's or paano yung Japanese style ng Valentine's Day. Normally, i-compare natin sa atin, no, or sa Western na countries. Di ba nagbibigay tayo ng flowers, chocolates, ganyan. And then dito naman sa Japan, nung una, nagbibigay din ako ng flowers kay Mizuki, pero kinalaunan, pinrangka niya ako, sabi niya, na-appreciate niya daw na nagbibigay ako, kaso lang, gusto niya daw yung maging practical, if ever man na magbibigay ako, yung something daw na magagamit, or di kaya yung something na consumable. Kuwari, ang pinaka ma-appreciate niya daw is yung hand cream, yan yung paborito niya, and then meron kasing isang character na paborito niya talaga, actually yun yung binigay ko. And then, pero last year, nagbigay na naman ako ng flowers eh. Kumbaga, ilang years na kasi ako hindi nagbibigay. And syempre, nandun pa rin yung pagiging Pinoy ko. Kaya nagbigay na naman ako. Wala naman siyang sinabi na hindi niya na-appreciate. Sinabi niya pa rin na na-appreciate niya. Yun nga lang, kapag titignan mo nga naman, oo. Kasi pag tanggap niya ng flowers, ma-appreciate niya. And then ilalagay namin sa parang sa vase, ganon. And then ilang araw, wala. Wala kang choice, kundi mamamatay rin talaga siya eh. Kaya, oo, di ba? Parang mas maigi na rin yung practical and meron naman kaming agreement ni Mizuki. Ako rin, if ever na may bibigay siya, yung something din na nakukonsume, or di kaya nasusuot, or di kaya
Basta yung nagagamit yun. And then, kahapon nakatanggap ako ng chocolate. And yes, ganyan dito sa Japan. Sa Japan, yung babae yung nagbibigay ng chocolate sa lalaki. If may napupusuan ka. Sa case ko naman, syempre, hindi ako napupusuan. Ang nagbigay ng chocolate is matanda. Nasa 60 years old na. Or almost 60 years old na. Almost 60 na siya, yung edad niya. And then, 10 years or 11 years na nagtatrabaho dito. Nung dito pa kasi yung first time ko kasi nag-work dito, 27 ako noon eh. Oo, 27. Na nagugustuhan niya ako kasi masipag din ako magtrabaho kahit papano. And gustong-gusto ng mga Japanese, lalo yung mga matatanda, yung masisipag and then palatawa. Yan, gustong-gusto nila yan. And then, yun. Binigyan niya ako ng chocolate. And then, yan ang Valentine's Day dito sa Japan. And then, yung mga chocolate na mga chocolate manufacturers naman, gumawa ng isang another event para, di ba, another business. So, paano yung nabigyan ng chocolate or yung lalaki, paano siya makapagbigay ng parang bawi sa babae? So, kinreate nila yung White Day. So, March 14 naman, is yung White Day na tinatawag dito. Kung saan, kung sino yung nabigyan ng chocolate, kailangan mong magbigay, mag-give back sa nagbigay sa'yo ng chocolate. So, ganun lang style dito sa Japan. And last night, nakatanggap ako ng gift mula sa aking dalawang pinaka-importanteng babae. Well, pangatlo si Mama. Although number one si Mama. And then number two, aking asawa. Number three is aking daughter. Well, I don't know kung paano ko silang pagtitimbangin. Pero, syempre, fair sila para sa akin, sa heart ko. Love na love ko yung mama ko. And then love ko rin yung wife ko. Love ko rin si daughter ko, mas lalo, diba? Kaya, siguro, pareho silang number one. Silang tatlo, number one. Nakatagap ako ng letter. Kumbaga, konting art ni Mizuki ni Kaider kagabi. And sobrang nakakatuwa. Although palagi naman ginagawa ni Mizuki at ni Kaide yan, lalo pag birthday ko. And well, ang daming event kahapon at ngayon. Lalo yung katrabaho ko na palagi kami nag-uusap dito kasi pagka lunch time ko, sakto, parang may hinahakot siya yung mga ice na kung Erwan. Palabas, or di kaya papasok. Siya kasi yung nag-aasika sa warehouse. Palagi may nag-uusap, wala namang, about lang sa work. And then, nung nakaraang week kasi meron kaming meeting kung saan lahat, nagawa ko rin yung vlog yun para hindi ko pinakita yung detail ng meeting, no? And then, tinukso kasi ako nung manager kasi, sino magbe-birthday ngayong February? Ay, si Mark, magbe-birthday yan! Yun, kaya Mark, anong date nga yung mo? Eh, syempre, tinanong ako ng boss ko. And then, hindi sana ako kikibo. Kaso lang, leap year yan. Kaya yun, nabooking ako. And nung nabooking ako, yung manager ng kabilang section, yung nung logistics, kung saan under si yung katrabaho ko, na nag-aasikaso sa warehouse, minansyon niya dito kasi alam niya yung birthday na to. Kaya nung nalaman nito, natuwa siya, in-approach niya ako ngayon. Kaya ngayon, magkaibigan na kami, o diba? May bago tayong kaibigan and syempre, mas lalo kami mas magiging close na kaibigan kasi pareho kami ng birthday. Minention ko pa kanina, actually nung bata pa ako na nabubuli ako dahil sa birthday ko. Ganun. Ay, ako din. Yeah. So, marami na kaming topics next time. And, well, tapusin ko muna yung vlog na ito dito. See you tomorrow. Bye! Have a nice day!